Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maganda umaga din po, Father Dondon. Martes po sa walong araw na pagdiriwang sa Pasko ng Pagkabuhay, isama po natin ang ating mga dalagalang kahilingan. Maging ang nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang anibersaryo ni na Mr. and Mrs. Crispin Pintinyo, isama po natin. Maging ang ating mga kapatid na nauna na sa atin, ang ating mga yumao, lalong-lalo na ang mga kaluluwa sa purgatorio. Pagsamasamahin po natin ang lahat ng ito'y at ito'y idulog natin sa ating puong may kapal. Upang tayo'y maging marap at gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos ang kaitasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa Panginoong Hesukristo, buktong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kagalingang dulot ng pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami ay iyong patuloy na paunlarin upang sa kinamtan naming paglayang walang maliw, kami magkaroon sa kalangitan ng kaligayahan na ngayon paman sa lupa ay siyang sanhi ng aming pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, "Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo." Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. At ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inalahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag. At nagdagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginoon ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ng kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos.
Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit o poon iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa'yo nasasalig. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos. Purihin ang malulubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Maria'y nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus, ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong sila ni Maria, Ale, tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala. Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi siya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria'y siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niyang, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Maria, ani Jesus, humarap siya at kanyang sinabi, Rabuni, ibig sabihin, Guro. Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong, Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena'y pumunta sa mga alagad at sinabi, Nakita ko ang Panginoon at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Hindi sapat ang magdiwang tayo ng isang araw sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya mayroon tayong tinatawag na oktaba. Ibig sabihin ay 8 araw simula noong Linggo hanggang sa susunod na Linggo, ito ang extension ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaya nga'y parati nating mapapakinggan ang awit ng papuri hanggang sa Linggo pa po ito. Dahil sabi ko nga'y hindi sapat na ipagdiwang lang natin ng isang araw ang muling pagsilang, ang muling pagkabuhay
ng ating Panginoon. Mayroon po akong caption na nabasa at ang caption ay nagsasaad ng ganito. Kung tayong mga tao ay mga makasalanan, dahil yun naman talaga ang totoo, at patuloy pa rin sa pagkakasala, kagaya ni Maria Magdalena, sana maging kagaya rin tayo ni Maria Magdalena na ang kanyang pagsisisi sa kanyang mga kasalanan at ginawang kasalanan ay tunay at pinangatawanan niya. Uulitin ko po, kung tayong mga tao na mga makasalanan at patuloy pa rin sa pagkakasala, kagaya ni Maria Magdalena, sana kagaya rin niya ang ating pagsisisi sa mga nagawa nating kasalanan ay tunay at pinangatawanan niya. Nangingibabaw ang pag-ibig ni Maria Magdalena sa ating Panginoon. Siya po yung babaeng ang pinalayas ng ating Panginoon ay 7 demonyo. Pag sinabi po natin 7 in a biblical language, yan po ay perfect. Kaya parang sinasabi dito na noong palayasin ng ating Panginoon ang 7 demonyo kay Maria Magdalena ay perfect ang kanyang kasamaan. Marahil ay nandoon na siya sa snap ng kanyang buhay na gusto nang sumuko. Parang wala na siyang pupuntahan. Sa psychology, tinatawag po itong borderline personality. Na parang nandoon na, kaunti na lang, at siya ay susuko na. Subalit nang makilala niya ang ating Panginoon na nagbigay sa kanya ng dignidad ng pagkatao na kabila, sa kabila ng kanyang mga pagkukulang at pagkakasala, tinanggap pa rin siya bilang tao. 100% ang kanyang conversion. At hindi niya kinalimutan ang ating Panginoon. Tingnan niyo po, nailibing na. Alam niya na siya'y namatay na. Kaya nga dadalhan niya ng pabango para kanyang pahiran ang kanyang bangkay. Subalit, nang siya'y pumunta sa libingan, wala na ang bangkay ng Panginoon. Ito yung pagmamahal na masasabi nating hindi matatawaran. Kaya sa kanyang pagtawag na Rabuni, bagamat ang sabi dito, ibig sabihin ay guro, ang rabay po ang guro, ang Rabuni, ang translation po nito, ayon sa mga eksperto sa banal na kasulatan, ang aking guro, my teacher, personal, na inaangkin niya dahil siya ang naging dahilan ng kanyang pagbabago ng kanyang buhay. Patapon na sana ang buhay ni Maria Magdalena, subalit dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, ito'y nabawi ng ating Panginoon sa kalaban. Kaya ganun ang pagsusukli ni Maria Magdalena sa pag-ibig sa ating Panginoon. Marahil kung titingnan natin ang mga paanyaya sa atin ng ating Panginoon na simula noong Linggo, ang ating mga ebanghelyo ay patungkol sa senaryo ng patuloy na pagpapakita ng ating Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay. At ang paanyaya ng ating Panginoon na naway tayo ay sumampalataya. Kagaya nga ng ating ebanghelyo kahapon na nagkaroon ng manipulation, kung ano ang impormasyon, binayaran yung mga kawal ng mga punong saserdote at matatanda ng bayan para lamang baligtarin ang kwento ng mga kawal na sa halip na muling nabuhay ang ating Panginoon, ang gusto nilang ipakalat. Nasabi nga po doon sa last part ng Ebanghelyo kahapon, hanggang ngayon, yun pa rin ang sabi-sabi sa mga Hudyo, dahil yun ang ipinakalat na ninakaw ang bangkay ng ating Panginoon
ng kanyang mga alagad. Ang paanyaya ng ating Panginoon, ang pagsampalataya sa Kanya. At yung atin po itong iuugnay sa ating unang pagbasa, kung papaanong naging epektibo ang unang pagpapahayag ng salita ni San Pedro, na kung saan ang sabi sa ating unang pagbasa ay ipinahayag ng ating unang Santo Papa sa katauhan ni San Pedro na itong si Jesus ang Mesiyas na ipinangako sa lumang tipan na naparito sa atin subalit ipinapatay ng matatanda ng bayan. Tingnan niyo po ang reaksyon ng mga tao. Anong sabi ng mga tao nang kanilang mapakinggan ang pahayag ni San Pedro? Ano po ang gagawin namin para magkamit ng kaligtasan? Marahil ay ito din ang hamon sa atin. Sana ganun ang ating maging reaksyon. Kagaya ni Maria Magdalena, nang makilala niya ang Panginoon, tunay na kanyang ipinadama ang tunay na pagmamahal, tunay na pag-ibig at hindi niya iniwan. At ang sabi ni Pedro, kailangan niyong pagsisihan ang inyong mga kasalanan, magpabinyag. Kaya nga sa bandang hulihan ng ating unang pagbasa, 3,000 ang nadagdag sa kanila sa araw na iyon. Naging epektibo ang pagpapahayag ni Pedro sa salita ng Diyos, sa pagpapakalat na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya kung titingnan po natin ang ating dalawang pagbasa ngayon, patungkol sa paanyaya na tayo'y maging masugid na mga tagasunod at umiibig sa ating Panginoon na muling nabuhay. Dahil siya nga po ang tagapagligtas na ipinadala ng Ama. Ang muling pagkabuhay ay isa sa mga proofs na siya nga ang Mesiyas. Siya ang ipinangako sa lumang tipan ng ating Amang nasa langit na kanyang ipapadala bilang tagapagligtas. Kahit anuman ang sabihin ng ibang pananampalataya na si Jesus ay tao lamang, binubuwag ng katotohanan sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon na siya'y hindi lamang tao. Sa dalawang natura na nasa kanyang personalidad, ang kanyang tunay na pagka-Diyos, ang kanyang tunay na pagkatao, ay nangingibabaw sa kanyang muling pagkabuhay. Nawa, hindi lamang po ang nais ng ating Panginoon na ito'y tanggapin natin sa ating pananampalataya, kung hindi mas importante na ito'y isabuhay natin. Dahil kung nakikilala natin ang ating Panginoon at naniniwala tayong siya nga ang tunay na Diyos at tunay na tao, na Mesiyas na ipinadala sa atin, subalit taliwas naman ang ating mga ginagawa. Anong sabi po ni Santiago dito, anong uri ng pananampalatayang mayroon tayo kung hindi nakakonforme ang ating mga ginagawa sa ating sinasampalatayanan. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na Eukaristiya, hilingin po natin sa ating Panginoon na tunay na maisabuhay ng bawat isa ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Hallelujah.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat ay aming ipinagdiriwang. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay,
kami na tubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katauhan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio na namuhay sa daigdig na ito ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasasalamit ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumaiin yung lahat. At sumaiin nyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salusalang. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
kanyang kawa Isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang-dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Kanang kamay ng Diyos sa'yo'n humango ang bisig niya sa kilang tagapagliago. Ako'y hindi mapapahamak kailanman. Pahayag ko kalwati niya. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa ang aming kalooban para pakinabangan ang ligayang walang katapusan na iyong inilaan sa mga niloob mong mabinyagan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit.
Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa Pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang paglakap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na napaki-scan ng inyong QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ang mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, ika-anim ng Abril ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga at sisimula natin sa harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasampu ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa iyong sambayanan na nasa iyong harapan ngayon, sa iyong dambana, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang iyong kabanalan at ang kabanalan ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos, nabuhay na si Kristo.
Kristong ating hari at manunubong.